inyong pagsusuporta at pagsusubaybay sa ating Grace Day Channel. Para po dun sa ating mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, please po don't forget to press the subscribe button after nyo panuorin ang ating video at pakipindot na din po ang notification bell para po updated po tayo, ma-notify po kayo every time na meron tayong mga bagong uploads. By the way, sa gabi to, magluluto po tayo ngayon ng ginisang sitaw at kalabasa. Papakita ko na naman po sa inyo ang aking simpleng pamamaraan ng pagluluto, tinatawag ko pong lutong pangnanay o lutong pambahay lamang. Sana po ay makapagbigay din ako ng inspirasyon sa inyo, sa mga katulad kong nanay din o magulang na kahit papano ay makapagluto ng kahit sa simpleng pamamaraan lang. Ito po ang ating mga sangkap sa ating lulutuin ngayon. Ang ating sitaw, string beans, ang ating kalabasa, squash or pumpkin. Ang pangsahog natin ngayon guys ay karne. Pwede din pong hipon, pwede din pong manok, pero ang meron ako ngayon is karneng baboy. Ang ating kamatis, garlic, onions, salt, asin, powdered black pepper, at ang ating soy sauce, dato puti soy sauce, at ang ating magic sarap. Ayan, umpisahan na po natin guys ang ating pagluluto. Painitin ko po muna ang ating kawali para unahin ko yung ating karne, kunan ko siya yun ng langis. Kaya hindi na po gagamit ng oil sa pagisa kasi ang gagamitin nating panggisa ay yung mantika lang ng ating baboy. Ayan, eto na po ang ating baboy. Anuhan lang natin siya, yung palalabasin lang natin ang mantika niya para yun na lang din ang ating gamitin sa ating pagisa ng mga sahog natin. Ayan lang natin yan ng bahagya, ng saglit para usa siyang lumabas. Takpan na lang natin guys para mas mabilis siyang uminit at maglabas ng mantika. Check natin guys kung di ba para hindi siya matunog guys, halu-haluin din natin. Kailangan natin siyang halu-haluin kasi pag hahayaan lang din natin siya dyan, masusunog yung kabilang side ng karne, tapos yung kabila, hilaw pa. Kaya kailangan natin halu-haluin. Galaw-galawin. Para naman natin ulit. Guys, ay medyo kabain siya. At ang gusto ko kapita, ganito guys, ay yung medyo, ano sa brown. Hindi naman tunog yung crunchy-crunchy ba? Lalo na yung kataba kasi para makain natin yung taba. Kasi pagka, ano guys, yung hindi masyadong ma-prito. Masasayang yung taba kasi katapon mo lang. Kaya, ano muna natin yun, para matulipo siya ng konti. And okay na po guys, kasi diba yan o, golden brown na siya, pero hindi pa naman siya tunog. Isaring muna natin guys sa bowl at saka bawasan natin ng konti ang ating mantika kasi medyo marami-rami siya. Kasi mataba itong ating baboy guys eh. Saglit na guys, isaring muna natin. Ayan.
Ayan, eto na guys, tinali na natin yung ating kanin. Eto na po siya guys, so ayan o, medyo crunchy na po siya, di ba? Ayan. Tapos, binawasan natin ang ating mantika. Inandaan ko din ang ating apoy kasi mainit na mainit ang ating mantika. Madaling masunog ang ating mga bawang at ibang sahog. Lagay muna natin guys ang, patayin natin ang exhaust fan guys kasi mainit. Lagay muna natin yan guys ang ating garlic. Yan. Lagay natin ang garlic. Garlic natin guys ay nanuko lang yan. Tawag doon, dinikbik. Yan. Pagkatapos ang garlic guys, sunod natin kagad ang ating sibuyas. Ayan. Sunod natin ang ating sibuyas. Pagka maging translucent na ang ating sibuyas guys, susunod natin ang ating kamati. Yan muna natin siya ng saglit. Ayan, susunod na natin guys ang ating kamati. Yan. Yan, butahin muna natin ang ating mga sangkap guys. Butahin natin ng maayos para masarap siya. Kasi isa to sa nagbibigay ng lasa ng ating gulay. Ayan, hayaan muna natin siya ng saglit para mag-isa siya ng maayos. Guys, mabango na ang ating ginisang sangkap. Susunod na natin guys ang ating karne. Yan. Haluin natin ng maigi. Tapos guys, lagyan na natin siya ng ating ng toyo. Yung soy sauce natin guys, lagyan natin para may lasa ang karne guys. Yan. Uulitin ko po guys, pag ako po'y nagluluto ay walang mesyor-mesyor po, tansya-tansya lang ang akin guys. Kayo na po ang bahala guys kasi nasa panlasa naman natin yan eh. Kaya kayo na ang bahala sa mga tansya-tansya dyan sa mga measurements guys. Ayan, haluin muna natin para manuot yung lasa. Ayan. Takpan muna natin siya guys ng mga 10 seconds. Talaga 10 seconds guys. Nasaan nyo na yun? Basta check nyo lang din palagi para hindi siya matunog guys. Kasi pagka makalimutan nyo, ayan, matutunog ang ating karne at saka yung mga sibuyas, ganyan, ipapait ang ating gulay. Tapos susunod na natin guys ang ating kalabasa kasi yun ang matigas eh. Yun ang kailangan maluto ng maigi. Eto.
ilog na natin ang ating kalawasa. Haluin natin, guys. Minsan, guys, nagdadagdag ako ng konting tubig para pampalambot lang sa ating kalabasa. Pero konti lang, guys, para masarap yung, mas masarap kasi yung katas lang ng mga gulay ang maano. Kasi pagka may maraming tubig, ikaw good? Labnaw ba? Sa Bisaya, guys. Labnaw. Hindi masarap. Lasaw ba? Lasaw. Alam ko kung ano sa Tagalog yun. Yan. Lagyan natin siya, guys, ng konting tubig. Yan. Siguro mga, mga 1/4 cup ang paano lang, guys, sa ating kalabasa na lalambot siya. Ayan. Ngayon, anuhan muna natin yan, guys. Takpan muna natin. Mga 3 minutes check natin ulit kung malambot na ba yung ating kalabasa. Ayan, guys. Check natin ulit, guys, kung malambot na ba ang ating kalabasa para isusunod na natin ang ating sitaw. Bago ko pala makalimutan, guys, kung napapansin nyo, ang kalabasa ko ay merong balat. Pag nagluluto kasi ako ng kalabasa, guys, pag magamit ako ng kalabasa, hindi ko siya binabalatan. Hinuhugasan ko lang siya ng mabuti kasi yung vitamins, guys, ay nasa balat. Maraming vitamins na nasa balat, kaya hindi ko na siya binabalatan. Ayan, eto na, okay na to, guys, ang ating kalabasa. Dadagdag na natin ang ating sitaw. Kasi medyo malambot na eh. Baka maging gata naman. Eto, ang ating sitaw. Parang masikip naman yata itong ginamit nating ano, guys, kawali. Okay lang yan. Maging okay din sila. Ayan. Medyo maputla pa siya ng konti, guys. Pero saka ko na siya dadagdagan ng toyo pagka nalagay na natin ang ating magic sarap at mabudura natin ng konting asin kasi doon na tayo mag-a-adjust sa toyo. Kasi baka pag nilagyan ko na, maging maalat. Maalat siya. Kaya lagyan muna natin ng magic sarap, guys. Yun. Ang nilagay ko, guys, ay kalahating magic sarap lang. Lang muna. Baka dagdagan natin mamaya. Depende sa panlasa. Ayan, guys. Medyo natuyo siya ng konti, guys. Kaya dadagdagan natin ng tubig. Mga half cup ng tubig. Kasi na-absorb din kasi ng tawag dito, itong kalabasa, guys, ang tubig. Yan, dadagdagan natin siya ng tubig, guys. Kasi ang lasa niyan, guys, ma-adjust pa naman natin yan. Kaya, huwag tayong mag-worry kasi pwede pa natin paglaruan ang lasa niyan. Ayan. Okay. Pagkatapos nito, guys, bubura natin ng konting asin at paminta. Lagay natin sa ilalim yung beans kasi minsan, guys, matabang tong beans. Hindi siya masyadong naanuhan ng lasa kasi pinapanghuli ko kasi to, guys, kasi ayoko yung beans na hilaw. Yung iba, alam ko na gusto nilang lutong-luto. Ako naman, ayaw ko yung hilaw. Gusto ko yung medyo hilaw. Hindi hilaw, medyo crunchy. Yung iba naman, gusto nila yung lutong-luto ang beans. Magkaiba tayo ng ano, guys. Eh. Nasa inyo yun, ano yung gusto nyo. Basta ako, guys, pinapang-last ko yung beans para hindi siya masyadong maluto. Lagyan muna natin, guys, ng paminta at saka konting-konting paminta lang naman at saka asin. Yan.
asin. Ay, konting asin lang, guys, kasi doon tayo magdadagdag sa toyo. Yan. Diba, masyadong nagmamahalan sila, guys, kasi masikip. Ayan, muna. Okay lang yan. Pagkatapos, guys, ay tikman natin siya para ma-adjust natin ang lasa niya. Kulang siya, guys, ng konting alat. Pero yung lasa ng kalabasa, ng beans, at saka ng karne, nandun na siya lahat, guys. Kulang na lang ng konting-konting alas. Toyo na lang, guys, para hindi maputla ang ating gulay. Yan. Natin siya. Lagay natin sa ilalim yung ating beans para didikit yung lasa. Tikman natin ulit, guys, ha. Ayan, okay na siya, guys. Ang sarap na ng ating gulay. Ayan, guys. Takpan lang natin siya, guys, na mga 1 minute para maluto ng konti ang ating beans. Pero, hindi yung luto-luto, guys. Ayoko yung walang, hindi malutong na beans. Takpan natin saglit. Ayan, check natin, guys. Ito, okay na siya, guys. At, kukuha lang tayo, guys, ng kaya nating ubusin. Ayan. Sarap na siya, guys. Sarap! Saglit, ha? Pakita ko sa inyo, guys. Ayan, o. Oh. Yan. Ang ating masarap na ulam sa hapunan. Ayan. Yan. Kita nyo, guys, di ba? Kuha muna tayo, guys, ng kakainin natin. Ayan na, guys, ang ating ginisang kalabasa, sitaw at kalabasa. Ayan. Hindi man siya masyadong nag-focus, guys. Ayan. Ayan. Yan na siya, guys. At pamaris natin ang ating kanin. Titikman muna natin, guys, ha, kung talagang masarap ba siya. Ayan, eto na tayo, guys. Titikman na natin ang ating gulay. Karne, sitaw, at kalabasa. Lagay natin sa ating kanin, guys. Ayan. Okay, sa. Ay, tulog. Kasi ating kutsara, guys. Ito. Sarap siya, guys. Try nyo din po. Sarap siya, plan. Medyo malutong-lutong pa yung sitaw, tapos hindi naman masyadong nata yung ating kalabasa. Tama lang. Kain muna tayo, guys, ha? Hanggang dito lang po ang ating vlog today. At sana po meron kayong natutunan kahit papano sa ating pamamaraan ng pagluluto. Kahit simple lang to, sana po ay meron din akong na iambag na konting
kaalaman sa pagluluto. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta sa ating channel, guys. Good night, everyone, and always spread the love, and God bless us all!